Sa akin kung ano-ano yung mga pakulo niya, kung malakas ba yung mga bibigay niyang mga linya, kung masasaktan ba talaga ako. Tingin ko mamamain ako ni Sir Goryo. Good luck na lang sa akin. Matatapos na yung paghihirap ko nasa pag-aabang tsaka sa ano, yung gigil. Kumbaga, magkakaroon ako ng peace of mind. Totodo ko sa finals kasi yun na, last na eh. Wala nang balikan. Ayusin natin pareho kasi matagal natin inabangan to. San taon tayo nagtrabaho para dito. Try kong huwag kang biguin. Kaya galingan natin. Sir Goryo, isa po kayo sa mga nirerespeto ko talaga na veterano dito sa larangan. Excited ako at masaya na maglalaban tayo sa finals. Papakita ko sa iyo kung deserve ko din na nasa finals ako. At yun, good luck sa ating dalawa at sigurado ako na magiging bakbakan to. FlipTop, Ahon 12, Day 2, Isabuhay, 2021 Finals muna tayo. Dito ngayon sa Batangas na nga lang. FlipTop again para sa ating natin lang. Shoutout sa lahat ng MCs, lahat na nandito. Top 50, 52 sa pinakamalupit na MCs ng Pilipinas at sa lahat ng mga ibang bisita nating kapwa MC rin, lahat ng MC na bumubuo na liga, lahat ng MC na makakasama natin next year at mga bagong pasok rin at kita-kits tayo soon pagbalik natin ng live events. Isang malaking pasasalamat sa PSP Gym, Villainware at sa lahat ng mga tatak na nasa likod na sa patuloy na pagsuporta sa FlipTop at sa atin lahat at naitawid natin yung pandemya. Sa lahat ng nasa ano pa rin, nahihirapan pa rin, kapit lang kayo, tuloy-tuloy lang tayo at para sa inyo to. Sa kanan ko, Lapu-Lapu City represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay J-Blaque. Yeah! Mo nakakita sa mga sakripisyo nga amo ang gibuhat katong ka migasugod pa naghuot pa pagsugod pero karon na nga hurot na mga magbawog utong sa dula na nga hurot ha. Kwarta-kwarta daw lagi unsa man imong pake dapat lang mingamo ani-ani na nanunggod me sa una ganiwa ni nadawat bisag piso ani kalitog boto ni agi ni zarara. Yo, shoutout 999 Squad, 999 Records, Dropout Media, Mayor Hong Chan, CAL, SSWB, Rapolo, Sabio Pilio Clothing, Hype Chains, Climax, at Vinjo Winceslao. Ra-ra-ra! Sa malaking shoutout sa Rapolo. At sa kaliwa naman, representing QC Makati, Bulacan, magingay tayo lahat para kay Goriong Talas. Nakausap ko yung Goryo noong unang panahon, sang spirito na buhay ng ilang libong taon. Yung sulat niyang gintong tinagong yaman ng Hapon, nak para niyang konsepto ng naunang kanyon. Buhay na patunay, mundo ay di patas, nakita yung itim na pusa, pusa yung minanas. Ultimo maligno, ilag sa baong angas, imahe ang lumilito pag merong tinatawas. Tatlong minuto to. Co-author, diversity bill co-authored by Harlem T. Meron tayong siyam na judges para sa finals na to. Nanalo ng coin to si J-Blaque. Pilili niya mauna. Goryong Talas. Pakinggan natin. Unang banat. Ahon 12, Isabuhay 2021. Goryong Talas. Yeah. 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 Yeah.
Nung on the versikulo, daming na perwisyo. Yung mga budget na kompromiso. Yung tumaya sa kabila, lagas yung piso. Si Harlem, onets ng libo. Laban ko sa A to Z, World War Z. Yung kala niyong patay, lumabas sa nicho. Ngayon, nagbabalik tong pendukon dyan, o Gibbs? Dalang apocalypse! Para paranas kay Apokalipto, o. Oh. Oh, wag niyong i-deny. Kamukha niya yon. Kita naman sa resemblance, no? Masukada spit ko dito, maladragon spread, kaya iyaw na iyaw si Jaguar po. Pareho tayo may shot in sa finals. Thank God! Kaso maghanda ka ng chaser, bro. Dahil pagtapos kong palunok sa itong mapait na talo, damn, maghahanap ka ng juice mo. Arik, eto ba? Yung finalist ng kabilang bracket, yung darkers ng patimpala, eh matatapak-tapakan lang to dito. Stampede! Parang concert ni Travis Scott! Pero meron doon tong puso ng kampiyon. Ganon, paskardyak aresan sa lines to siya. Dahil pag ulumin niya, masakit sa puso, kada stroke pang heart attack. Pero props, dumayo ka ng Batangas para matodas. Kundi ka ba naman Boplax? Gusto mo akong durogin na parang Tobax? Kaso tong pinupulbus mo anthrax? Grown man bars ko sa kengkoy lines mo. Magmimistula niyang abstract. Pagkatapos sa optimum ako ng prime ko, kaya parang binabanggaan ng dump truck! Kaya ano, flip top! Ra-ra-ra! Ulul, yung flow mo sobrang dumi, parang may na-na-na! Hindi ka makakaisa sa akin dito kahit na mag-um-a-a! Ito yung mastermind sa dilawang binyon, pag kinumpara. Ano? Mababa ba? Sobrang mo kasing weak, masyado pang awit, pwede pang la-la-la! Pero wag ka. Sabi nila, yabang mo na. Kasi tinalo mo daw si Zen Luke. Mas babalik kita sa pagka-humble. Kahit nabasa mo yung Lucas at yung Revelation, magtatapos sa akin yung Bible. Usapang angulo, butas na to. Pang-astronomy yung sample, dahil pagtapos mamatay nung haring araw, BAW! May susunod na black hole! Pero sino po masasadya kung to? Taas kamay! Taas kamay! O tangina nyo! Pero condolence mga sir, Goriong Talas versus J-Blaque, napalitik nga nito. Mula daw sa langit yung intel. Kaso yung magka-champion dito, galing impyerno. Ipaparanas ko yung hell dahil nagkakatotoo din ang sinasabi ng Diablo. Di lang anghel! Si Jomar B! No, mas kay Goriong T! Sibaksakin tong pusing to! Wasak-wasak yung ovary! Ito yung prophecy na di mo na-foresee! Tipo nagka-problema ka sa site! Parang Shobaldi! Bitch! Di ka real MC! Iwan ka sakin lyrically! Palis ka po sa imagery! Shrooms acid o DMT! Kasi sa tong straight na panalo mo, tapos ang killing spree, lagdag tong geng-geng, pag ako nag-shoot-shoot, ganaw ang Andrew E! Oo, sabi nila, Black Lives Matter. Kaso problema, tinapat niyo yung best sa feeling bliss. Itong mga panties ko pang knockout, sure itong blackout, parang sa meral ko na stress. Itong black sheep, magiging dead bitch sa naka-blacklist, I'm putting you to rest. Hanggang makita mo yung all black, everything niya parang sinuot ni Kanye West. Yay! Kaya di yung mga barang marites, yung mga hugot mong walang saysay, mga balat mong pilit. Ikaw, 1-2 puncher, ako one-liner, na nalakaloob sa 4-bar set. Nakaya mang istorbo ng kamalayan na ultimo si Buda na papashit. Pero lumalas-las ng throat, kaya hiwaliig nitong paslit. Di mo kaya ka pa in mistero ng rounds ko, bay. Nasa hapis ka ng rosaryo. O nasa hapis ka ng rosaryo, itong tagalapo-lapo magiging sa Magellan. Kasi makakatay itong dayo. Pugot sa ulo ng mga balita, nasa tatakpan ko lang ng dyaryo. Di kita ilalagay sa headlines, pero lalagay kita sa obituaryo. Nag-usapang gutom lamang sa lamang ako. Kaya simot may nuni Kuya Jay. Fasting mode pang Hunger Games, kaya ngayon ay Mocking Jay. Itong Alex sa Bay Day, magme-may. Itong addict sa My Day, magbe-May Day, bagsak yung pagiging plain mo sa akin, Jay. Tipong 90s Jordan moves, makikita nyo tong si Jay nagpe-fade away. Let's go! Let's go! Let's go! Kaya speed mo na mga gasgas na angels na malaman nilang cheap.
Kasi ng buhalang kraken ang lalabas ngayon sa Ahon. Pagtong August 2, may naliit. Straight to the point, bara sa bara, tipong combo pag nag-hits. Kasi homeboy, you got served, pakiabot na lang yung tip. Time. Una pa lang, J-Blaque! Ah! Ako daw yung nasa apokalipto. Pag kinagat ka ng irong buang niyang sugat, hindi na maghihilom. Di ko kailangan ng Diyos ko, tang ina, para lang yun sa mga mahihinang manginginom. Tang ina, yun na yung mga sinasabi mo. Parang dami, wala ka namang naubos. Yung J nag-fade away, edi ibig sabihin na sa akin yung puntos. Ay ng Ingram, ilalagay niya daw ako sa obituaryo, sinabi ko na yun sa battle namin ni Leaf Cram. Yeah. Let's go. Let's go. Let's go. Game. Yeah. Lil Strax, G Cloud, Zen Luke. Hindi masasayang ang pagkatalo nyo. Apex. Tinalo ka nito. Ang bobo-bobo mo. Pero ang respeto ng hip-hop nasa'yo. Kaya wag na iyak. Dapat ka na tumahan. Ikaw naman, wala pa rin bilang sa larangan. Di pumutok pangalan kahit nanalo ka sa pang 22 mo na laban. Hip-hop 22, kasa pumutok, okay. Yung mga komentong palakas ng palakas ang yung mga ipinapamalas, mga nagsabi nun loko-loko. Parang Zoom meeting lang yan sa barak, salatang hindi totoo. Sa pag-sulat, marami kang backups kahit hindi na iboko. Biglang nagka-voice control at naging reference reliant, batas at saya, tangina nyo! Yang pogi mong pagmumukha, yawa, walang magagawa pag tumama na tong kamao ng Bisaya. Alalayan nyo to, mga dudong, para mapakita nyo naman kung paano tumulong sa inyong tropang kawawa. Hindi yung sinusulatan nyo. Ano, galit ka na? Tara, suntukan kahit andito sa inyong home court. Makakakita kayo ng mga kamaong lumalanding parang uprising na nasa airport. Itong nasa ringside, gawin mong escort para balanse ang ating fist fight sa aking round. Pagkasapak, makikita mo liwanag na parang ring light. Ano sir, pang finals na ba? Yeah, right, pero mas na-excite pa kung makalaban ng mananalo kay Leaf Cram at kay M-Zite. Tingin sa akin itong veterano, bonus lang na pang-inganyo. 13th month, porkit edad niya'y lampas na sa kalendaryo. Kaya dapat lang sa amo na magsunog ng empleyado. Ba't ka ba pumunta para magtrabaho kung matutulog ka rin lang gago? Oo, bugbog, sarado, parang pintuang kinandado. Susunod sa ilaw nga tong buntot ng ilustrado. Parang kamao, parang tatak lang ng doktor tong tinta ko sa kam... sa gawa ko, pagkasapak ko sa mukha mo sa medical legal kasertipikado. Pinakamalupit niyang sinabi, Pera po. Nak, napaka-iconic ng puta. Sobrang galing, gusto na nga daw yung gawing chat wheel sa Dota. Parehas lang tayo nagsasabu, brother. Pero di mo kayang i-manage ang yung anger, kaya nabubulol ka lalo. Habang ako, Travis Parker, kasi kontrolado ko yung palo! Sabi niya sa battle ni Apex, pwede pa kipatay ng electric fan. Kay Sir Arik pa, humingi ng pabor. Tapos 4, bar set up na ang punchline, wala ka ng fans, pinapatay ko na yung ventilador. Ganun ba kalaki ang galit mo kay Fukuda, puta ka? Na-trauma ka kasi di mo napatay yung fan, kaya pinapapatay mo na lamang sa iba. Kasi real talk, ang sagwa ng scheme na yun. Yun na ba yung mga lyric kong advanced? Alam mo ba dahil dun at once sa Apex na walang agad ng stance? Ako, breathtaking yung performance di gaya sa'yo pang trans Travis Scott sa Astroworld. Ganun ako pumatay ng fans. Anything is possible. Anything is possible! Ika nga ni Garnet, eto sumisigaw pa rin si J-Blaque yung pangalan sa torneo, hindi na babanggit. Pursigido, disidido, ako dito na ang kampyonato makamit. Manalo o matalo ka na, kaya mag-isip ka na anong sunod na pangalan na ipapalit. Kahit mag-name change kayo ni Akata, yung sikolohikal,
Pag ine-elbow drop kita sa ulo, yun yung psikolohikal. Hindi nyo na matatanggal yung mga kabubuhang pinagagagawa nyo dito. Aya, huwag kang pabibo at di nyo matatanggi na yung balo si Nico. Hindi ako nandito dahil sa tsamba. Sir Arik, salamat sa tsansa. Pakyo ka, nagpalit ka ng pangalan para lamang sa alyansa. Habang ako, J-Blaque lang, nagalawan pang mamba. Magpapalit din ako ng pangalan pagkatapos pagkatawag nila sa akin, champ na! Balong-balong, pahingin natin! Awe! Yo! Sa kanya to yung puntos. Yung ribat, malata. Paano ka po puntos sa fade away yung tira mo, butata? Nakipaglakihan ka ng burat kay Lil Strokes. Dapat nakipag-ispadaan ka na rin ng dildo. Ayos din yun rin yung mga Bisaya, eh, no? Yung banding nyo ang weirdo. Kaya pala mga dimano, mga suplado, may sarili mundo. Pagka-check-in sa cabin, ayaw pastorbo. Sabi ni Noro Honor, walang himala, tama? Kudo sa kwarto nyo, may milagro. Kaya, dormi ba? sige na. Yun yung reference ko dito, pang tito. Pinapakita ko lang sa batang to kung sinong vet at sinong nauna na OG rito. Classic ako at vintage cap. Kalawangin pala ko lang papatong sa iyong ulo. Di ka lang magka-trending doon sa SOCMED. Ipalalabas ka rin sa SOCO. Kaya lang sinabi ng freestyle king ng Cebu sa MC mula pa sa freestyle era. Yeah, tawagin nyo na akong dinosaur. Kaso parang tinapat nyo si Vegeta sa vegetarian. To'y herbivore sa carnivore. Wasak sa balagtasan, kwentong bayan, warat sa folklore, tong lexilore. Kaya tong freestyle king ni Sulang Virgin ngayon sa judging. Hindi kasi makakascore. Pero maiba nga tayo. Masyadong seryoso. Chismis sa batis yung asawa mo pang hot babe, sir. Kanina ko nalaman, syempre kay Dennis. Malaman daw, juicy, tas tender. So, chinay ko Facebook niya. Sakto lang. Tipong aspiring na fashion model. Pero pag tinitigan niyo na matagal, shit, tang ina, babaeng aser. Kaya magsimula tayo sa pagiging honest. Ano kong nalaman kung hindi FlipTop isa buhay, final show rason kung ba't sa Luzon ka napunta? Sobrang pangit ng misis mo, tinatarget mo rin si Luxuria. After ng bata niyo ni G-Clown, nung magtanong siya kung single ka. Kaya pagtapos ng semis, doon sa live ni Harlem, sa video, kitang-kita pare, gigil ka. Misulang kare-kare daw kasi, yung talong mo, gusto mong saw-saw sa bagoong niya. Tang ina mo, bumili ka. Pero di ba, balita ko rin na sanggang dikit mo Rosie Range? Yung friendship goals, alam na. Matik. Exercise doon yung pagbubuhat ng bato, ha. Weightlifting. Pareho kayong athlete. Pero di ba tropa nyo rin si Ponger? Nalala nyo yun? Hinawala sa battle scene noon? Magic? Pakisabi sa kanya, hindot siya, bayaran niya, inestapa niya kay Arik. Ano? Di mo alam. Tinangayin niya yung pang down payment sa event noon. 10K. Tapos proud ka pa ang tropa mo siya. Sato sa kanta ng Ilustrado, yung pagkataon ng beshi mo, pre. Katumbas lang ng barya. Birds of the same feather flock together. So dapat ngayon palang alam mo na na pinapupugutan ka sa akin ni Enigma dahil kay Fonger. Kapalit ng ulo niya. Ano? Sakit ba? Real shit? Pati mga taga-Rapolo daw, gusto kayong kalusin. Eh kayo-kayo rin pala mga Cebuano nagkakainan eh. Di ko lang malaman kung gay shit ba o cannibalism. Kaya 999 squad, mga plastic, mga buraot, mga kurakot, paalamunin. Malamang sa malamang, lahat ng members to tinamaan nung si Lenny naghadukin. Kaya wala kang proteksyon makukuha dito. Kahit na trend protector ka pa sa gubat bay. Nag-usapang protector lang dito sa amin sa Bulacan, sa Maynila, sa Luzon, mga buwaya. Sa Barilis ka ilalagay. Feeling taglay pero wildlife. Ngayon, matiwasay kang mahihimlay. Sa kada bara mangingisay, tong hayop, how ironic, sa labas ng gubat mamamatay. Kaya narinig mo na bang tunog ng pala? Humanda ka na sa pag-alis. Sobrang lalim na ng hukay ko para sa'yo, bay. Pwede na kuhala ng langis. Bars at jokes, pinagsama ko. Most improved. May bagong pangal at bangis. Kaya walang meta-meta sa akin dito ngayon, mga ungas.
Ako'y nag-metamorphosis! Ikaw ang dahilan, ba't di magmimiling bistong laban? Hindi ako. Wala asing mas appeal bugo. Sa paborito ng masa, gusto mo masali? Pero masaktan ka ang mas angkop. Masahol pa sa masa kaya masasaksihan nyo dito. Ako na yung mas samang loob. Kasi masasaway lang dito sa dulo. Tadahan ang mas sa limuot. Pero anong feeling na may kalabang gwapo? Yung Facebook's body mag-click. Sobrang sakit ba sa puso, di ka makahinga? Nagpahira na ng Vicks? Wala rin kasing poging MC sa lugar ninyo. Kaya nung dumayo ko sa Visayas, ako yung ginawang treat. Binitbit ako ni John Leo mula Cebu City hanggang Mandawi ng Lasay, Arik, tara. As ako yung pinaagaw niya sa mga chicks. Laig mo pa pumusta sa walang premyo. Ubus ka bago magpasko. Di lang, bangka, binabangka mo dito. O binabangga mo dito. Nakikipagsugal ka sa barko. Ginago lang kita ngayong round to ko. Kaya handa mo ng dibdib mo. Kasi alam mo pa, ano pang mas masakit dito, Jomar? May round 3 pa to. Balo-balo, pahingin natin! Yun na. Lakas ng una, tas wala nang dating. Akala ko si Goriong Talas, kastakto yata to eh, kasi sa una lang magaling. Totoo ba yung sabi niya, sir? Ba't naman ganun? Ba't ba ba't papalit ulo kay Ponger? Sila na rin silang nagsabon nun. Oo nga. Ano sabi mo? Marami kapag sinabi, pero wala kang sinabi yung round to mo. Yo, Sir Arik, paano naging uprising tong takot sa resolution? Puro paganda parang Venus. Baliktad sa revolution. Hayop sa galing. Ulol, baliktad lang din po yun. Baka galing sa hayop, tapos hindi nag-evolution. Ooh! Sir, ba't mo ito kinuha? Tapos hindi mo sineminar. Puro kalokohan lang ginawa nung pinapasok mo sa bahay na parang flip-jibar. Tapos ngayon, umaas na hayop? E di ba't galing ka kay Skarm? E maamo lang ang hayop kapag nanggaling lang sa farm. Skarm farm, grupo niya dati yun. Habang ako, galing gubat na parang bandido. Didikit tong bakal sa ulo na parang magnito. Babahag yung buntot mo sa alfang nandito. Kaya kung gusto nyong makakita ng hayop sa screen, Nat Geo! Ang kahalimawan kahit pa nung iyong man bandays. Kasi lagi ka lang pinoposterize ng mga kalaban mo nun, Aaron Beans o basketball reference. Kasi gusto ko lamang banggitin na ako ang kukuha sa 100 na parang si Will Chamberlain. Nagre-reference pa ng ML. Iyong mga bara naman pang liter. Ang ganda nga na pagka-deliver. Kaso nga lang din Skinner. Warrior na beginner. Bagsak ret na retribution. Makikita nyo tong Talas sa sahig, sir. Parang Lanzetta lang ni Gusion. Si Apolerma sa Ilustrado. Mas kilala pa kesa sa'yo. Offbeat ka kasi Rian Ramos. Kaya naiwan ka ng DJ Mo. Nagdodobong time pa sa battle, ang lupit! Mas mabilis pa kay Looney. Pwede ka sa fastest rappers ng Pinas eh. Sa samahang Nozomi! Dalawang manifesto, naka-inkwentro. Tinapos pa yung A to Z. Congratulations, Goryo. Graduate ka na sa elementary. Sige, subukan mo magmaster at magsunog ng kilay gor nang sa dami ng degree umabot ka sa operating table ng doktor. Ang lakas pa magsabi na galing daw siya sa hinaharap. E palagi namang olaps. Ganyan talaga pag mamamatay na. Maghahabol sa oras. Kung galing ka sa hinaharap, alam mo na anong isasagot sa bugtong. Di mo ba na-realize na kung galing ka talaga doon, eh tumatanda ka ng paurong. Puro time travel bars. At mas advance ako sa'yo. Kung bara lang ang pag-uusapan, mas advance ako sa'yo. Ako ang nag-predict na magpa-finals tayo. Mas advance ako sa'yo. At yung 100K nasa drug lord na, kaya mas advance ako sa'yo. Tagal na nitong soap opera, hindi man lang naging prime time to.
Nagkamali ka ng profile sa akin, hindi ito yung timeline mo! Mas malakas ako gumante! Sige, subukan mo manapak! Ibabalik kita sa ospital kung saan ka ipinanganak! Kada mali mo na suntok, ibabalik ko sa'yo ng twice! Ibinalik ko siya sa nakaraan gamit suntok at yun ang counterclockwise! Ngayong tapos na ang bilangan, tingnan nyo yung aftermath! Sige, back to the future nang makita mong nandun pa din yung aftershock. Huli ka pa rin. Kahit nauna ka na't lahat pagdating sa battle rap, magiging una ka lang kapag tinanggap mo sa sarili mo na maging first runner up. King Kong! Uling banat, pahinga natin! Puro previous battles ko yung reference. Walang pinagbago, pambihira. Mag-erebat pa ba ako doon? O mga angulo, mga mahina? Seryoso na lang. Ito'y labanan ng palakasan. Suntukan ng linya pound for pound hanggang mahagip ka ng speed of light. Mapag-iwanan ng speed of sound bawat bar may connect. 60 degrees of separation, tas profound para yung buhay mo umigot at magsarado. 360! Dahil tapos ka na sa closing round! Marami pa tong dapat patunayan. Yung projection nito sa battle, mapanlito. Tipong Tony Stark ang may pacemaker. Sobrang peke na ang puso nito. Pakitang gilas, pakitang tao hanggang makita niya sarili niya multo. Mindset daw nito araw-araw Sunday, ngayong Saturday. Kaso din ito aabot ng Linggo, ano? Kasi, lagi mong sinasabi sa battle mo na addict ka. Tama? Yes. Tapos pusher ka sa streets. Meron kang squad, meron kang gang, meron kang clique para di mahalat ang week. Kumakatay daw, kumakarne, pero yung talem wala sa peak. Feeling biggie, feeling tupak, hanggang mamatay ka doon sa beef! Dahil aminin na natin, at alam kong pansin nyo rin, na maraming rapper ngayon na ang rap tungkol sa hustle. Pati mga bata, tumutujoys na. Starting from the bottom daw yung angle. Umiiligal, hasta hanggang sir. Easy money daw, kasele hustle. Pero pag nagkating bugan, himas rehas hanggang malaman nila ang tunay na struggle. Hindi mo alam responsibility mo bilang rapper. Diba sabi mo, nag-rap ka para sa nanay mo? So tingin mo, pinagmamalaki ka niya. Pag sinasabi mong pusher ka ng bato, pati mayor mo, sinuportahan ka, binigyan ka pa ng pera, 30K. Proud na proud siya sa'yo. Ano kayang gagawin niya pag nalaman niyang may pending ka pang kasong rape sa barangay niyo? Ako, nagre-react. Real talk. Kaya para to sa mga politikong kalugar nito. Sir, ma'am, good evening po. Eto ba? Eto ba? Ito ba yung taong gusto nyo mag-represent sa inyo? Durugisa na, manyakis pa. Mag-isip-isip naman kayo. Alam ko malapit na eleksyon, sir, mga ma'am. Kaso maling choice po ata to. Kung durugisa lang at addict rapist yung i-endorse nyo, pa-refund na lang po yung tax ko. Na dinidequot nyo. Pero ayoko na magbigay ng detalye. Sabihin na lang natin di pa ayos yung areglo. Pero at least alam mo na, pag nangharas ka ng babae, rapist ka agad. Pag ako, babaero. Kala ko ba Apex ang ginagaya nito? Ba't naging badang pati bagsik? Pag meron ka rong inaaswang, sabo mong ka nag-aabang. Ano ka, tik-tik? Kaya di ako papayag manalo to. Di pwede masira pangalan nitong liga. Assassination, galawang ninja. You cannot see me, Jumajan Sina. Estilo ko, Hitman pag tumira, babatan pa ba ako pagtapos neto, baka hindi na. Pero bago mangyari yun, dance ka muna. Bang! Bang! Tapos nahihimik akong lalayo sa eksena. Kasi di ako tulad mo. Di ako pa-bebe, pa-artisa, sabik lagi sa atensyon. Sapat na sa akin may gigang halimaw sa lyricismo. Mula doon sa ibang portal o dimension. Gusto mong sumikat para mag-champion? O gusto mong mag-champion para sumikat? Walang masama doon. Kaso ligaw yung ambisyon, kaya matutunos ka ngayon sa isang kompas! Mali ka kasi ng direksyon. Kuha mo, kompas direksyon. Kaya hayaan mong dalhin kita sa langit. Sky's the limit yung ceiling. Kaya pumatay gamit tong sining. Patong-patong yung bangkay. Pyramid building.
Hindi ko kailangan makilala. Ayos na sa isa buhay maging outstanding. Kaya sige, upo ka na sa trono, Jomar. Upo ka lang. Basta ako yung last man standing. Wala kay Ultimate Beatroom Apex sa'yo. Nabuhay yung namatay kong husay. Kaya pinasok ko yung kaleidoscope ni Kiko. Nung lumabas, nagpamalas ang iba't ibang anggulo at kulay. Ngayon, lahat ng mga nakalaban ko sa isa buhay, isa-isang nakahandusay. Tutal mura lupa dito sa Batangas, tama. Isasalansan ko sa isang hukay. Oo, bilang MC marami akong sablay. At di ko din alam kung yung mga mali ko dadami pa. Pero di yun nagpahinto sa akin sumulat ng pangalan ng kalaban sa lapida. Dati, puro panlalait, pangiinis, panliliit yung balat nila sa akin. Ngayon ako na nagdodomin ha. Ari, ibig sabihin lang nun, kaya kong umako ng iba't ibang uri ng sakit. Kaya pati yung corona, ibigay mo na. Marami pa akong bundok na akitin. Jump off lang tong tournament sa pag-ascent. Ngayon dinuduro kita ng solid content na hinaluan ko ng killing intent. Manalo matalo, nasabi kong dapat kong sabihin. Basta tong message ko, send. Ano, Jomar, kaya pa? Hindi. O sige, mag-inom na lang tayo after ng event. Time. Kawawa naman. Pumunta lang dito para magdrama. Walang sinabing maganda. Sana yung mga sinabi mong mga drama-drama, sinulat mo na lang yung nakanta. Tsaka, nang-rape daw ako. Yung mga ganun. Pangit, bro. Di ako nang-rape. Sinungaling yung kapatid mo. Wala, gumala yung kapatid niya sa amin eh. Wala akong magawa. Ha? Tapos, tinitira mo po yung nanay ko. Oh, ginagawa ko to para sa kanya. Totoo yung pakay ko. Di mo matanggap kasi ikaw, pinamigay ka lang ng nanay mo. Yun na yung Goryo. Puta, hindi malakas. Nagsayang kayang ng bayad, kinasayad at batas. Kung usapang mga barang pagdemonyo, huwag ka sa akin mag-angas. Nung nagpa-blessing kami ng bahay, ako yung pinalabas. Pinapasahan ni sayad at batas. Hindi niya lang ikiniklaim. Merong sayad at batas, kaya daw legally insane. Kaya pag sa tuhod kita hinampas, ika-ika ka malamang, yun yung may sayad at batas, sira ang kalakaran. Yeah! Kaya bumibigat ang bara kasi may nagpapasa. Diyos, pag sinapak ko yung panga mo, magpapasa. Diyos, manalangin ka na ng ama namin, magpapasa. Diyos, dahil pag ako ang nagwalang bahala, may magpapasa. Diyos! At aking isasalang iyong katawan sa tagtaran, sabay kalat ng laman sa kaliwat sa kanan, tila balimbing sa lansangan. At ang tanging itatanong na lamang ng iyong buong kamag-anakan, Ma'am, Sir, si Goryo Ho, nasan? Balimbing, Goryo Ho, nasan? Sabi niya pa kay Vitrum, sa safe lang ako. Sakto, kasi ilalagay ko sa vault tong gago na to. Vault! 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 Nakakatawang galit ka sa Meralco, pero gaya nga nila bro, Coach Norman Black, hindi ka magkakampyon hanggat nandito ako. Pasalamat ka sa amo kung ba't nandito ka pagago para lang kumunekta ka sa mga tao, pilit ka pang sinasama sa kulabo. Walang bars, pero eto universal truth na nasa plato, na kung mag-isa ka lang hindi mo mabibenta mga gawa mo. Kasi ano ba yung linyang? Tawagin nyo na ako na bobo kasi si Apex ang dahilan kung ba't minsan nakakadiring maging tao. Tawagin bobo? Nakakadiring mag... Pasalamat ka kahit papano, pwede ka tawaging veterano. Kasi kung di kitong laban natin, malamang mas paboran ka pang makuha yung kampyonato. Yun ay kung crush ka ng hurado o di kaya takot sila sa ilustrado. Gago! Ilustrado! Kangano? Marianong naon si tong peste. Rizal na pinaputukan, Marcelong namatay sa sick na spit ng leche. Pero baka hindi pwede. Kasi kahit hindi revolusyonaryo, Del Pilar tong si Goryo siyempre. Kakadepensa mo sa presidente, mamamatay ka ngayong Disyembre. Ngayon mo sabihin si Goryo sa salamin ng kalaban o damuho. Kumapuro lang yung talim sa sobrang blood, sarap masunog. Kung ikaw yung labahan na pamugot, ako yung maso na pandurog. Pagkabasag ko dito sa salamin, tsak mas matalas kapag bubog. Kaya ikaw Goryo, galingan mo naman. Tingnan mo si Batas, tingnan mo si Sayad. Kinakausap na yung katabi nila, manalo ka lang. Tapos galit ka kay Apex kasi kabig lang ang habol niya sa salitang kaibigan. Tangina mo, plastic!
Ikaw nga yung nandito pa sa liga kahit wak ka dahil sa friendship nyo ni Arik. Nagka-problema sa shipping line, sa airline. Inulan ako ng langit. Punong-puno na ako sa problema. Kaya pasensya na kung ikaw yung napagbuhusan ko ng galit. Visayas Division, salamat sa pagtitiwala nyo sa akin ng buo. At sa mga pumusta, matalino kayo. Ito yung bagong data ng XB atin ng gabing ito. Kaya ano, nawala na yung angas? Bakit? Dahil nandito tayo sa barracks. Ha, bakyo ka, tangina mo, Goriong Talas. Dahil na naman yan, pasok nyo pareho. Isabuhay, 2021. J-Blaque vs. Goriong Talas. Mag-iay sa pang best para sa kanilang pareho para sa... Ang boto ng hurado, nagkamali pala, pangako dahil laging 10 yung hurado natin imbis na siyam. 7-3, mag-iay at mananalo ng 100,000 pesos. Mag-iay para kay J-Blaque. Yeah! Madiin yung binigkas at yung binitawan ni J-Blaque para sa tumatak siya. Yung kay Goriong Talas malakas naman pero mas maikli kasi yung setup ni J-Blaque. Mas naging effective siya para sa akin sa live. Check natin sa ano. Pero para sa akin, J-Blaque yun sa round 3. Shoutout pa rin kay Goriong Talas. Malaking respeto pa rin sa'yo, Tol. Isa ka pa rin sa pinakamalakas. Pero para sa yung ngayong gabi, ngayong battle na to, J-Blaque. Yo, GL. Nagbilang talaga ako ng mga punchlines, mga rebuts. Walang pinuntusan ko. So round 1, binigay ko kay Goriong Talas, malinaw. Mas maraming tumamang suntok. Tapos may stumbles pa si J-Blaque. So klaro, Goriong Talas. Yung round 3, pareho silang bumaba eh. Parang hindi ganun kalakas yung ender nilang parehos. So parang hindi... parang hindi ko na-distinguish kung sino yung lumamang doon. So pinantay ko yung round 3. Kaso yung round 2 talagang masyadong malakas si J-Blaque. Tsaka iwan talaga yung material ni Goryo, yung angles niya. Mas madaming punchline sa tumama si J-Blaque sa round 2. So overall, dahil sa laki ng lamang ni J-Blaque sa round 2, binigay ko sa kanya. So yun, J-Blaque. Pero props pa rin kay Goryong Talas, solid na run. Isa po yung run yan. What's up, Looney? Binoto ko si J-Blaque. Mahirap na desisyon. Hindi siya kayang desisyonan agad-agad. Para sa akin, yung pinakamalakas na round ng buong battle ay kay Goryo. Yun yung round 1. Pinaka-perfectong round pagdating sa delivery, sa content. Nandun yung linya niya na di lang anghel. Nandun yung... Siguro meron siyang apat na matitinding punchlines doon. Nasiksik na talaga yung round 1. Si J-Blaque naman, feeling ko warm-up niya lang yung round 1 niya. Doon niya yata nilagay yung pinakamahina niya na round sa round 1. Exacto yun yung nakatapat niya, yung pinakamalakas na round ni Goryo. So para sa akin, maagang advantage para kay Goryo. Round 2 naman, medyo bumaba ng konti yung... sabihin na natin quality ng content ng material ni Goryo kumpara sa round 1 dahil sobrang lakas ng round 1. Malakas pa rin pero dito naman yan nakatabal yung pinakamalakas na round ni J-Blaque para sa akin. Round 2 ni J-Blaque yung pinakamalakas. Yung at Gio na line sobrang scene stealer nun dahil although malakas yung round 2 parang yun yung make or break na moment ni J-Blaque. Tapos round 3, feeling ko ito yung pinaka-average nila na round pareho. Yung round 2, binigay ko kay J-Blaque. Sa round 3, dito ako pinaka-natagalan dahil parang pinamigay nila yung ender nila pareho. Si Goryo parang sinasabi niya na hindi ko panalo ang ad ko, hindi mag-inuman tayo mamaya. Parang, si J-Blaque naman, hindi rin ganun ka...
decisive yung pag-end niya ng third round niya. Pero meron kasi siyang linya doon sa simula ng third round niya na para sa akin tumatak yung batas sayad. May wordplay siya doon sa batas sayad na nakakuha ng score sa akin. Yung round 3 naman is ni Goryo. Dito pinakausap niya yung crowd. Siguro kung naikalat niya lang niya siguro yung punchlines niya nang mas maayos sa round 1, round 2, round 3. Siguro may chance siguro na kasi hindi ko mai-decide, although sa kanya yung best round, hindi ko mai-decide versus sa 2 rounds na nakuha ni J-Blaque. Pero yun, congrats kay J-Blaque. Sobrang props, sobrang respeto kay Goriong Talas sa pinakita ng improvement this year. Hindi lang niya isang beses pero tunayan na nag-improve siya kay Apex. Pati dito sa laban na to, itang kita round 1 best round of his career. Napakadikit na laban ng klase ito. Yo, Abra LDP, sobrang solid na Isabuhay finals nun. Isa ako sa mga bumoto kay J-Blaque para sa battle na to. Para sa round 1, binigay ko yung round 1 ko kay Goriong Talas. Malinaw naman yun sa round 1 dahil parehas naman silang may punches, pero yung punches na memorable para sa akin at tumatatak, mas nakarami si Goryo sa round 1 tulad nung pagkatapos ko sa Haring Araw, Black Hole kay J-Blaque. Tapos yung ano pa yun, pag may sinabi yung demonyo, nagkakatotoo rin, hindi lang anghel, yan, yung bara na yan. So, round 1, malinaw yun kay Goriong Talas. Round 2, sa round 2, halos parehas din sila ng power sa round 2. Pero mas bibigay ko yung boto ko kay J-Blaque sa round 2. Mas umangat siya in terms of yung mga linya na natripan ko, tsaka yung mga tumamang hits. Round 2, ano ba yung mga gusto kong linya kay J-Blaque sa round 2? Ano yan yung pag... yung Nat Geo. Yung rhyme scheme na yun sa simula ng round 2. Medyo malakas yun. Malakas din dating nun para sa akin. Unexpected siya na rhyme tsaka lakas ng punchline. Nat Geo tsaka yung bara niya na kaka-time travel. Pili ka masyado mag-time travel kaya tumatanda ka ng pawrong yun. Klaseng paggamit din ng mga metapora yung gin-trip ko yun. So round 2 binigay ko kay J-Blaque. Round 3 yung medyo nakakalito, kailangan pag-isipan dahil halos parehas ng power yung round 3 nila. Parehas din, mas mahina kaysa sa first 2 rounds nila. So dun medyo napaisip ako kung aling mga bara yung mas natripan ko at mas maraming tumatak by feel. Sa kay J-Blaque, ang naalala ko sa kanya na mga na bara na nag-highlight dun sa round 3, yung pag may batas at sayad, kaya ka legally insane, pag may batas at sayad, kaya yung kalakaran nagkaganyan. Yun. Tapos kay Goryo naman, mga naalala ko sa kanya na bara dun sa round 3. Yung parang nagre-real talk siya na proud yung sabi niya sa J-Blaque siya na proud na pinaginagawa daw niya yun para sa nanay niya, pero ang ginawang angle ni Goryo yung pagbebenta ng bato daw na kung ikaka-proud daw ba yan ang nanay niya yun. So parang medyo punchline bar type versus real talk yung lumit nagkalitawan na karamihan ng content nila sa battle. Para sa akin daw, mas lumamang ng konti kahibla at dahil din sa content na ginamit niya si J-Blaque sa round 3. At may factor din sa akin kung paano nila ginawa yung ender sa round 3. Parehas mahina yung ender nila, pero kahit papaano, mas for the win yung asta ng round 3 ni J-Blaque. Dumaganda rin sana yung ano, kaso yung importante rin sa akin yung malakas yung impact ng ender. So sa round 3, bibigay ko siya ng slight advantage kay J-Blaque. So yun, round 2 and 3 kay J-Blaque, round 1 kay Goryo. Props sa kanilang dalawa, salamat sa malupit na battle at sana na-enjoy yun. Boto ko para kay J-Blaque. Ito, i-judge ko lang siya ng isang mabilis, no?
congrats kay Goriong Talas, siya kay J-Blaque. Siyempre, hindi biro umabot ng finals ng Isabuhay. Pero isa ako sa bumoto kay Goriong Talas. Para sa akin, round 1, malinaw na malinaw, Goriong Talas yon, dahil talagang sobrang solid yung pinakita niya doon. At hindi, medyo hindi aabot doon yung pinakita ni J-Blaque sa round 1. Plus, hindi rin nakatulong yung starter niya, siyempre. Round 2, medyo nakulangan ako kay Goriong Talas. At pinakang solid na rounds yon ni J-Blaque para sa akin. At ang naging decision dito, yung round 3. Para sa akin kasi yung round 3, pareha silang may sinasabing ano eh, hindi siya ganun ka-personal, pero yung content nila, parang yung punto ni Goryo is yung tungkol sa drugs, kung kala ko ba ginagawa mo to para sa nanay mo. Yun, kumbaga para sa akin, sobrang lakas nun na kung puro drugs yung pinagmamalaki mo sa battle, tingin mo magiging proud ba sa'yo yung nanay mo kung buhay sila. Tapos yung content naman ni J-Blaque sa round 3, yun din yung content na halos nagamit niya sa kalahati ng round 2 niya, yung tungkol sa paggamit sa kay Batas tsaka kay Sayad. So medyo hindi ako na-convince doon sa linya na yun, dahil syempre kumbaga sa battle rap medyo ano eh, medyo mahirap patunayan o bigyang ebidensya yung mga ganong bagay. So para sa akin, yun yung naging tinimbang ko na lang, no? Pero syempre pareha sila malakas, kaso nga lang battle to, may kailangan manalo kung sa kanilang pareho. Pero ang binoto ko talaga, round 1 and 3, Goriong Talas. Yo, Fruz FROZ, ha? Binoto ko, isa ko sa bumoto kay J-Blaque. Para sa akin, sa round 1, ano, medyo dikit yung round 1 nila. Kaya bibigay ko ng konti yung slight edge, bibigay ko kay Goryo. Pares naman silang agresibo nung round 1 eh. Maganda yung round 1 nila eh. Sa round 2, malinaw para sa akin. Malinaw J-Blaque yung round 2. Tapos sa round 3, parang dragging yung ano yung rounds ni ano ni Goryo yun sa round 3. Parang hindi na siya ganun ka-intense eh. Parang numipis ba? Parang ganun. Kaya binigay ko yung boto kay J-Blaque. Ano, rounds 2 and 3, J-Blaque. Yo, Aski, siyempre, lumanas sa akin ang pinoto ko si, ano, si Goriong Talas. Yung round 1, yan, maganda yung naging pasok ni Goriong Talas. Talagang, ano, sobrang ganda ng mga construction, tsaka yung ano, choice of words niya, kung paano niya ginawa. Kaya yun, mas nang ibabaw sa akin si Goriong Talas sa round 1. Then sa round 2 naman, nagkaroon ng pagkakataong umawi si ano si J-Blaque. Tapos ayun, yung banat naman ni ano ni Goriong Talas sa round 2, minimal lang yung mga pumapasok. So kaya binigay ko yung round 2 kay ano kay J-Blaque. Doon sa ano sa third, yun, sobrang dikit. Sobrang hirap ng ano, solid talaga. Binigay ko yun kay ano kay Goriong Talas, dahil yung kumbaga yung ano yung mga pinagdaanan ni ano Goriong Talas, so parang naging lumang ano lumang hangin na yun, yung tulad ng sinabi niya. Tapos kumbaga yung pagpapaliwanag niya ng bagong ako, yun, as Goriong Talas, sobrang solid nun para sa akin. Pero parehas naman silang deserve manalo. Ganun pa man, may kanya-kanya tayong panlasa. At para sa akin, Goriong Talas, 1 and 3. Yo, what's up? Mark nga pala. At yun, ang ginawa ko, nag-take down notes na lang ako. Nilagyan ko na lang ng mga keyword. Nilagay ko yung mga punchline na nagustuhan ko. Siyempre, sa aking sariling preference. Simulan natin sa round 3. Sa round 3, binilang ko yung mga punchline nila na nagustuhan ko. Umunto sila ng parehas lang. Gis. At kung mapapansin naman din natin, medyo lumailay sila parehas doon. Sa round 1, umuntos naman sa akin si Gory ng 13. Si J-Blaque umuntos sa akin ng 11. Binawasan ko. Nag-minus ako ng isa dahil sa stumbles. Para siyang nangangapa, so naging gis na lang. So lumamang ng 3 points para sa akin si Gory sa round 1. Sa second round naman, medyo si Gory naman yung parang bumaba yung level ko sa round na yun. Sa pagkakabilang ko, 6 lang, tapos may stumbles din siya, so binawasan ko rin ng 10 puntos, lumabas lang ng 5. Kay J-Blaque naman, doon ang pinakamalakas ng J-Blaque, bumunto siya sa akin ng 14, napakalinis nun.
So yun, ang ginawa ko, lumamang pala si J-Blaque ng 9 points sa second round. So kung ikukumpara natin yung lamang nila sa round 1, 3 lang kay Goryo, at sa round 2, 9 points para lang nilamang ni J-Blaque. So ayun yung nag-age para sa akin, kaya binigay ko kay J-Blaque. Congrats J-Blaque, saludo at respeto pa rin kay Goriong Talas, na kasulido. Nakita naman natin kung paano siya nag-evolve. Nakalupit nung metamorphosis. Yun. Yo, pistolero, laban is Goriong versus Goriong. Isa ako sa mga bumoto kay J-Blaque. Bakit? Round 1 kay J-Blaque, ay kay, I mean, kay Goryo yun, walang doon. Although, personally, yung the way kung paano ko siya ginudge is, syempre, sila yung unang fight ng Isabuhay ngayong gabi. So lahat nadadala sa kahit, then biglang pumasok si Goryo. So ako, personal, kung binibilang yung punchline na tumama para sa akin, na hindi nadadala sa hype ng crowd, no? So, sa round 1 talagang lumamang si Goryo sa akin doon. Sa round 2, para sa akin na yung pinaka-sobrang laylay na round ni Goryo. Kasi, kung punchline count kasi, man, sobrang laki ng difference doon sa round 2 kaysa sa round 1. Kasi, para sa akin, maraming naging filler si Goryo yung round 2. So, matik J-Blaque yun. Sa round 3, parang personal kong nagustuhan yung mga line ni J-Blaque kesa kay Goryo. Actually, para sa akin nga, tabla yun. Kumbaga, kailangan natin mag-decide. And also, parang personal na, kung nakita na mas direkta siya kay Goryo kesa sa ginagawa ni Goryo towards J-Blaque ng kaunting-kaunting lang. So, ayun yung naging reason kung bakit binoto ko si J-Blaque. Actually, may dalawa akong ginawang process ng pag-judge. Yung isa parang point system. Yung mga so-so na punchline, pero pakiramdam ko naman pasok, iniskoran ko siya dapat ng 0.5. Tapos, yung mga totally pasok, iniskoran ko siya ng 1, of course. So, nung round 1, kung bibilangin naman natin sa punchline count, yung round 1, parang iniskoran ko si Hiphop ng almost 13.5, sa pagkakaalala ko, 13.5 versus 8.5 ni J-Blaque. 8.5 or 9.5, ganon something. So, nung round 2, sobrang laki ng difference noon. Nasa around 14.5-14 yung in-score ko kay J-Blaque. Tapos parang nasa 6, ito lang yung kay Goryo nung sa round 2. Then sa round 3, almost pantay sila sa akin. Kung sa punchline count, automatic J-Blaque na yun, pero nagbigay pa rin ako ng kahit konting pagkakataon na i-judge siya ulit o nang mahigi. And para sa akin talaga, nag-land siya papunta kay J-Blaque yung panalo. Ayun man, sige, sana klaro yung pagkakain. Yun. Bago ba magsimula, may pusta ako kay J-Blaque. Pero gusto kong maging patas. Round 1, hindi siya paramihan ng suntok to eh. Pabigatan ng suntok to eh. Round 1, nauna si, kumbaga parang nakuha ni ano yung love ko eh. Nauna si Goryo, tapos ayun, putang ina, lakas ng linya niya. Yung, as in, putang ina, bumabakat lahat. Pinakamalakas dun yung black hole. J-Blaque, black hole, parang gano'n, na nasuntok niya. Kumbaga, pero bukod dun, merong mas, ano, marami pang ibang tumatak bukod dun. Tapos, binigay ko sa kanya yung round 1. Medyo laylay yung ano eh. Hindi naman totally laylay. Siguro mas ano talaga, mas malakas lang yung round 1 ni Goryong Talas dun sa round, sa kesa sa round 1 ni J-Blaque. Tapos sa round 2 naman, nabaliktad yung pangyayari. Hindi totally humina si Goryong Talas. Siguro mas malakas lang yung ano, yung round 1 niya kaysa, ay siguro ano, oh tama, ano, mas malakas nga yung round 1 niya kaysa sa round 2. Tapos itong si J-Blaque, doon naman siya bumuhos ng todo na ayun. Kung kay ito kay Goryong Talas, black hole yung pinakamalakas sa round 1.
kay ano yung Nat Geo, ang lakas doon po tangi na. Yun yung ano, yun yung parang pangwasak ng ano eh, ng round ng bawat isa eh. Nung nakuha ni Goryo yung round 1 dahil doon, nakuha ni J-Blaque yung round 2 dahil din doon. Sa round 3, nag-expect ako sa pareho. Pinakinggan si Goryo. Okay, okay pa rin. Okay pa rin, maganda yung daloy. Maganda yung daloy ng ano ng round 3 niya. Sobrang ano pa rin, sobrang consistent ng ano ng daloy. Pero ang nakakaano na parang mas sumisumina na konti. As in konti lang. Kumbaga yung round 2 niya kasi hindi ganoon ka ano eh, yung round 2 niya hindi ganoon kabigat. Kumbaga kaya ako sinasabing consistent at mas patas lang yung daloy. Pero may mga punchline pa rin. Ang nangyari kasi kay para sa akin ha, kay J-Blaque, yung round 2 niya sobrang lakas. Tapos yung naging ender niya ng sa round 3 para yung naging round 3 niya, hindi kumaga parang biglang gumanon, alam mo 'yun. Na parang hindi kumaga dapat paangat eh. Biglang parang gumanon. Yung kay J-Blaque, kaya parang sabi ko, medyo na-dismay ako ng konti. Sabi ko, hindi ko alam kung paano ko ano eh tatantiyahin. Sobrang ako pinaka nahirapan sa ano eh, sa judging, ako yung pinaka huling bumoto, kaya hindi ko alam kung sinong iboboto ko. Ayun. Gaya nga na sabi ko, may pusta ako kay ano kay J-Blaque. Kaya pero gusto ko maging patas eh. Pinoto ko si Goriong Talas. Pero panalo pa rin ako sa pustahan, 'di ba? Alam mo 'yun. 'Yun, pero walang bias. Ayun 'yun. Alam. Lakas eh. Lakas niya, malakas siya, malakas siya. Sa akin siguro yung una, yung una na dala ko. Yung round 2 ko hindi ganun ka ano eh, linis eh. Yung round 3 na kontento naman ako sa pag-speed ko sa kanya. So parang yun talagang plano kong gawin. Pero yun nga, di siya umabot sa standards nung judging. So pero sa akin overall bilang nag-perform doon, para sa akin tama lang siya. Tama lang siya. Kaya masaya pa rin ako. Saka may pride na okay. Pwede, pwede. Sabi nila, yabang mo na. Kasi tinalo mo daw si Zen Luke. Mas babalik kita sa pagka-humble. Kahit nabasa mo yung Lucas at yung Revelation, magtatapos sa akin yung Bible. Usapang angulo, butas na to. Pang-astronomy yung sample. Dahil pagtapos mamatay nung aring araw, BAW! May susunod na black hole! Tangina, lutang ako ngayon. Tangina, pero sa totoo lang, sobrang saya ko na yun, nakuha natin yung kampiyonato. Visayas! Yun, nakuha natin yung ano, corona, yung trophy, yung title, nasa atin na. Di, first round, tingin ko, GG na talaga eh. Goryong Talas, yung round 1 niya, yun yung pinakamalakas na round sa battle namin. Yun nga, tapos sa round 2, nakabawi ako. Kasi narinig ko yung round 2 niya, parang, yun, parang kaya ko to. Hindi kasing lakas ng round 1 niya. Sumakto din na yung round 2 ko din yung parang pinakamalakas ko na round. Sa round 3, parang doon, ano lang kami, magka-level lang. Hindi ko alam paano ako pinili ng judge. Pero si Kuya Goryo talagang pinakaba niya ako. Tapos ngayon, umaasta na hayop. Inibad galing niya kay Scar. E maamo lang ang hayop kapag nanggaling lang sa farm. Scarm farm, grupo niya dati yun. Habang ako, galing gubat na parang bandido. Didikit tong bakal sa ulo na parang magnito. Babahagi ang buntot mo sa alpha nandito. Kaya kung gusto niyong makakita ng hayop sa screen, Nat Geo! Tututok ako doon, may gagawin akong kakaiba. Yun ang gusto kong masubukan eh. Kaya humingi ang tulong kala Tats, kala Moki, para magawa yung dapat na plano ko for music, yung kahabulin ko, bagong setup ng style ng rapping. Yun. Plano ko, pagtapos nito, pahinga muna ako sa battle siguro. Matagal-tagal pa siguro kung babattle ulit. Music, yun yung gusto ko talagang habulin. Yun yung gusto ko mag-release ako, mga Bisaya songs. Kaya sa mga Bisaya dyan, Luzon, Mindanao, Visayas, Mindanao, supportahan nyo ako. YouTube channel ko, JBlaque TV. Yung page ko, JBlaque, pakilike at subscribe na lang. Doon natin ilalabas lahat yun, pakisupportahan nyo ako. May mga yung mga nakatenga, tatrabahuin ko na yun. Promise.
para sa inyo to lahat. Salamat talaga. Rara, rara. Ayan, napasalamat ako kay, ano, kay Ann Viola. Thank you for being there for me. Sa mga anak ko, si Spady, tsaka si, ano, si Alas. Sa inyo ko pa rin kinukuha yung lakas ko. Sa family ko, yung mga airmats ko, sa airpads ko, sa mga kapatid ko na sumusuport. Hindi kayo nawala. Nandiyan kayo lagi. Yung mga kaibigan ko, sumusuport sa akin tuloy-tuloy. Ilustrado, Uprising, kay Arik, yan, kay Batas, kay Sayad, kay Moki, yan. Hindi natin nakuha yung gusto natin makuha, pero para sa akin, at least may napatunayan ako, tsaka alam ko na yung mga totoong tao na sa paligid ko, okay na sa akin yun. Tsaka yung mga rumi-respeto kahit pa paano, malaking fulfillment na sa akin yun. Kaya yun, masaya pa rin ako. Salamat sa lahat na naniwala. Sa mga hindi naniwala, salamat pa rin. Kay Sir Arik, sa lahat, sa buong liga, sa lahat ng mga naniwala sa akin ng mga MC, nagbigay ng tips. Yun, mga kuya ko dito sa liga, salamat sa inyo sa paniniwala sa akin, mga kaibigan ko. Shoutout sa inyong lahat. Yun, eto na yung pinakamadaldal ko na interview kasi etang saya-saya ko talaga. Salamat sa inyo, sa pamilya ko, kay Mama, para sa iyo, Tuma, kay Rose. Yun, sa SSWB, sa inyo to lahat. 999 Squad, lahat ng mga kaibigan. Yeah, let's go!